What's up mga karanda? This is Gay Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So today po ay sasama tayo ng Business Mirror Cycling Stage 7 para sa interview with the champions Ronald Aranza, El Joshua Carino, and Daniel Ben Carino. So tara, panoorin natin yung preview ng aking interview, ng aming interview. Tara guys! And pero pag di ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna and don't skip ads para sa next videos natin, updated ka na. So tara! Bridal shower. This is the pic, guys. Nandito kami ngayon. So, without further ado, I give the air to my partner, Comtree, Sunshine Joy Vallejos, ang kauna-unahang female road commissar, national commissar ng Pilipinas. Comtree, come in. Good afternoon, Comtu. Good afternoon, mga ka-BM. Reporting here from Bambang Nueva Vizcaya, kung saan ay isa ding masasabing lugar ng mga kampyon sa larangan ng cycling. Yes, we have three men and a lady para sa hapon na ito, tatlong champions, at isang binibini na tulad nating lahat ay napamahal sa cycling. Bago namin i-introduce ang mga guests natin for Stage 7 of BM Cycling, magpasalamat po muna tayo sa mga partners ng ating programa. Punta tayo sa ating unang guest. Ang pinakabata mula sa Mangaldan, Pangasinan, ang under 23 champion ng maraming karera, si Daniel Ben Carino. Daniel, are you there? Daniel? Ayun, Daniel. Bagong gupit. Daniel, medyo lakasan mo ng konti. Lakasan mo ng konti yung boses mo. Yes, yan, taas-taas mo yun. Parang mas lalong nagmuhang totoy ka. Nasaan ka ba ngayon? Nasaan ka ba ngayon? Sa Pangasinan. Sa Mangaldan, sir. Sa Mangaldan? Yes, sir. Nasaan? Okay. O, sige. I-greet mo muna yung mga fans mo, yung mga nag-iidolo sa'yo. Wag lang ako yung i-greet mo. Hindi po. Binabati ko po yung mga nanonood dyan sa ano, mga Roma, tsaka mga Barbara Boys, tapos yung mga ano, yung ano pa pala, nagpapashoutout yung kaibigan na nasa Italy, Justin. Shoutout! Sino yung Justin na yan, ha? Yung ano po, taga yung... Italy. Yung dating taga dito rin po sa amin, sir. Na nasa babae ba yan? Babae ba yan o lalaki? Lalaki, sir. Ah, okay. So, ito. Atin po munang kantahan ng birthday song ang ating special, ang isa sa ating mga special guest ngayon. Kasi birthday ngayon ng ni Tour de Filipinas 2018 champion, El Joshua Carino. Pinutol ka agad. Masala ko hanggang mamaya 6:30 yung pagtugtog ng happy birthday. Oh, El Joshua, happy birthday. Masaya ka ba? Buti ka pa. Masaya ka sa birthday. Buti ka pa. Ang saya-saya mo sa birthday. Wala, sir. Ha? Wala, sir. Ano lang ang handa? Ito lang. Pringles lang. Tsaka lang ang Gatorade. Uy, bawal yan. Anyway, ano po... Bago natin ipag-greet si El Joshua sa kanyang mga fans, meron siyang katabi. Diyan, o parang may photo bomber ba yan o video bomber? Mamaya, introduce namin siya, si Ronald Aranza. Kasi, sige, El Joshua, bati ka muna. Go! Magandang hapon po sa atin lahat at lalo na sa
BM Cycling, kay Sir Jun, tsaka kay Ma'am Sunshine. At kitang panauhin na napakatapang daw umakyat ng Baguio City kahit bago pa lang siya sa pagbabike. So ito na po ang cycling physical therapist, si Gay Paris. Na yung bag naman alam, Gay. Po. What's up mga Karonda? This is Kay Paris, ni Kristong Pilipina ng Pangasinan. Hello po. Pwede ba? What's up daw? Parang mahina audio ah. Munting audio. Gay. Hello Gay. Naririnig mo kami? Oh, C3, Com3, kwentuhan kayo ni Gay ng ano, ng Ilocano. I'm sure you will So it's time to ask our lady guest. Si Gay Paris naman po ang ating kakausapin. Also from from Pangasinan, Binalonan yata. So hindi ba dapat anyway, Gay, kumusta ang pagbabike mo? Enjoy po ako ngayon sa pagbabike ko. And nakaka-inspire din po kasi nakakasama ko yung mga pro cyclist natin dito sa Pangasinan. Kaya sobrang motivated din po. Oo, parang feeling ko mas malaki, mas matapang ka rin, tsaka mas kahit napagod ka siguro pagkasama mo yung mga pro natin o yung mga elite nating athletes riders, eh mas maiinganyo at sisipagin ka, no? So, matagal ka na bang nagbabike, Gay? Ano yung gamit mong bike? Hindi pa po. Kasi nag-start po ako magbike last year, nung before mag-quarantine. Kasi ang goal ko po talaga, duathlon. Kasi runner po ako from the past few years. And then, nag-switch ako for cycling this, nung 2020 lang po. Ang gamit ko pong bike, mountain bike, ngayon po naka-hybrid siya. Pinalitan ko lang po yung gulong para okay din, kahit pa paano manipis yung gulong. Pero minsan umihiram po ako ng road bike sa kaibigan ko, kaya yun po. Anong mas preferred mong gamitin, ang mountain bike o ang road bike? Same lang po. Pero pag long distance kasi mas gusto ko na yung road bike. Kasi, pero pag sa mountain talaga, mas prefer ko ang mountain bike. Parang mas relaxed kasi ako doon. So nagka-trail ka rin? Opo. Nung month ko na nagpa-bike, puro trail po kami. And then nung mga sumunod na, puro long ride mo. Tapos fix na ganun, sa iban po. I see. So what inspired you to bike? Or maybe who inspired you to bike? Ano po talaga eh, parang may goal po kasi ako sa life na gusto ko maging healthy. And di ba po runner ako, gusto ko mag-level up sa pagiging athletic type ko na why not try cycling din, duathlon. Kasi yung mga friends ko po, triathlete po sila. Yung swimming kasi medyo palyado pa ako dun, kaya ngayon po, pinatay ko po talaga mag-ensayo para sa cycling. Para kung mag-transition man ako into cycling, running, ganun, mas okay po. For now po talagang na-inspire po akong mag-bike talaga kasi sobrang lalakas po nga po yung mga nakakasawa ko. Nag-boom po yung cycling community kaya medyo na-inspire akong mag-bike ng mag-bike kasi hindi ka makapag-travel kaya may daming restriction pag nagsasakyan ka, ganun diba? Walang bus, mapupunta ka ng Baguio, hindi ka makapunta ng Baguio kasi walang sasakyan, ganun. Kaya better po na yung pagbabike talaga kahit saan ka makapunta, nakakapag-travel ka pa, nakakapag-ensayo ka pa, ganun. So, ano siya, maraming purpose. Kaya, yun po, sobrang ano lang, na-enjoy ko po talaga ang pag-bike kayo. Nice. Ito, itanong ko na lang to sa'yo bilang, ano, bilang first time or newbie sa cycling. From Amiel Manresa, saan ba, para sa'yo, and para, I'm not sure kung babae si Amiel, or para sa mga viewers nating babae, para sa'yo, saan daw ba magandang mag-train ang mga amateurs ngayon? For me po, sa akin kasi mas okay ako sa bundok, sa mountain. Kasi po mas
I mean, nag-ano po kasi ako ngayon, parang nag-research din po ako, which is true naman na, sabi ng isang cyclist, pro cyclist na ano, mas maganda daw mag-training sa mountain kasi, di ba, yung iba yung endurance, yung intensity, yung pain threshold mo talagang magpupush ka to the limit pag nasa bundok ka, ganun. Tapos pagpunta mo na lang sa patag, ano na lang, chill na lang, ganun. Parang, sanay na yung muscle memory mo na mag-push. Kaya, for me, mas na-enjoy ko talaga sa ano, uphill, ganun po. Compared sa, ano lang, sa flat area lang. Oo nga eh, ang sabi sa intro mo kanina, matapang ka daw umakyat ng Baguio City. So, maybe this is something you really wanted to do. And yun nga, oo. And then sabi, ilang beses ka nang umakyat or nagbisikleta paakyat ng Baguio? Parang through Marcos, 3 beses. Canon, 1 beses pa lang po. Yeah. Anong average speed mo doon? Alam po, ano lang po, 10, ganun lang. Balance lang. Sabi lang po, nung umakyat na Kuya Ronald Oranza sa Marcos Highway, wala po, kalas na kalas ako doon. Comtry, subukan mo sa Dalton. Ako po. Hindi na, okay lang ako dito. Naka-trainer ako ngayon. Medyo malamig kaya mahirap magbisikleta. Tahimik na ako dito sa bahay ko ngayon. So parang doon tayo, parang job interview lang to, Gay, o kaya parang sa beauty pageant contest. So where do you see yourself in 5 years now in terms of your love for the sport? So, are there any plans or hopes in the future that you wish to become related to cycling? Ang hirap naman. Close bit pa ako doon. Ano po? For me po, I see myself 5 years from now, loving cycling or loving running, ganun po. Ano pa rin, push pa rin po ano, sa pagbabike. Siguro, ano pa rin, more on consistency pa rin po sa kung ano ginagawa ko ngayon, maging consistent ako para sa next years to come, 'di ba? Kasi health is wealth. Bilang healthcare worker, kailangan natin maging healthy ganyan. Kasi ano eh, hindi lang dapat siya short time na habit or ano or sport, pero long term kasi titingnan natin yung long term sa lahat ng bagay. Kaya yun po, I see myself, nagbabike pa rin po. Hindi man ganun kalakas, sakto lang, average man. At least, consistent, ganun. Yun po, yun lang po. I agree sa mga amateurs na kapareho nating dalawa, pero syempre, mas advanced ka sa mga level ng amateurs na babae, lalong-lalo na sa akin. So, yung consistency talaga will help you to strengthen then at yung endurance mo, mas ma-practice pa, mas humusay ka pa, and then mas kayanin mo pa yung mga longer ride. So sabi nga ni Saturnina Castillo, ang husay naman ni Gay, so ayos yan, girl power tayo. Alam mo, Comtry, si Gay, licensed physical therapist siya, di ba? Yes, bro. From University of Baguio. Yes. That's why I love Baguio. So, yung may mga nakita, yung mga napanood ko na ng video mo, nag-iisa kang babae lagi? Opo, kasi po, wala po talaga akong, dito po sa commute, sa ano namin, sa place po namin, parang wala pong may gustong mag long ride na naman ko po. Pero nag-iisa po ako. Pinagkakamalan nang po ako ng ano eh, kasamahan na nila, ganun. Pero hindi po. Sabi ni Amiel Manresa, Miss Gay, may plano ka bang magpalit ng career from biking to beauty pageant? Hindi po, 5'1 lang ako, hindi kaya. hindi halata, Gay. Hindi ba 4'12? Kumpto, may tanong lang ako mula sa ating viewer para kay Gay Paris. To Gay, kumusta naman ang support ng parents mo sa decision mong mag-try ng competitive cycling? Okay na okay naman po sila doon kasi alam naman na po nila matanda na ako and independent
may pagka-independent woman kasi po ako. I travel alone, ganun. Nagda-travel ako mag-isa. Support na support naman po. Tapos, nagbabike ako doon. Kinakabahan sila minsan na saan-saan ka pupunta, ganun. Nag-iisa ka pang babae. Paano pag may nangyari sa'yo, ganyan, di ba? Pero confident naman din po ako sa sarili ko, ganun na kaya naman po. And syempre po, may mga nag-guide naman po sa akin na mga kasama ko na hindi nila ako pinapabayaan. Kaya importante po talaga na may trusted kang kasama lagi pag nagbabike. Kasi kunwari kung hindi mo kilala yung kasama mong nagbabike, tapos hindi mo alam gagawin mo, di ba? Paano yung ano, paano kapag may nangyari, di ba? Or kunwari, yung una po kasi talaga, nung first time po magbike, papuntang sa may ano po, nung nagbike po kami ng Cannon Road noon, downhill, di ba po, magpipreno ka dapat sa likod, gano'n. So, inaalalayan po nila ako lagi na dapat ganito yung gawin mo, landaan ka lang, huwag kang mabilis, huwag mo kaming gagayahin kasi, di ba? Yun po, yung safety lang din po lagi, yung inaalala ng parents po, gano'n. Pero overall po, okay naman po. Supportive naman. Nag-practice po ba ang pagiging PT mo? Opo, actually employed po ako ngayon, LGU. Handle ko po children with special needs, yes. RHU Poso Rubio? Poso Rubio, ah, yes. Na, may nabasa ako kanina rito, RHU Poso Rubio. Opo. Shout out sa mga taga-RHU, kina Dr. Bautista, Dr. Pastoral, Doc. Ano spelling nung RHU? Miro lang. Tom 3, galit na. Hirap mag-catch up sa joke mo, Comto, eh. Sakit sa ulo. Sakit sa batok, eh. Ganito, no? I just wonder, sabi mo, matapang ka. Ang cycling community kasi, yung mga naglo-long ride, yung mga makakasabay mo sa kalsada, di ba? El Joshua, Daniel, and Ronald. Meron yung ano, eh, no? Meron yung parang camaraderie, parang teamwork, na kahit hindi mo sila kakilala, hindi mo sila kaibigan, pag nagsalubong kayo sa kalsada, kawayan lang, hello, konting kaway lang ng kamay na gano'n, and then, babalikan mo na sasagutan mo sila ng isang kamay din, and then the next time na magkita ulit kayo, gano'n na, di ba? Walang tulungan ng cycling community, ng mga biking community, na magandang, ano, magandang practice. So, ayun, mga shout-out para, babasa muna tayo. Ito pala, meron dito. To Gay Paris. Ito na, meron na kang support ng parents. Tapos na pala to. Kayong apat, meron ba kayong special type ng mask na ginagamit niyo pag nagbabike kayo? Or do you use the ordinary mask? Na face mask? El Joshua. Meron din po sir, yung mas okay po sa akin yung tube mask para pag intense na yung ensayo, hindi ka na makahinga, pwede mo siyang ibaba para kumuha ng hangin, tapos pwede mo siyang ibalik ulit, mas mabilis. Mag-rest okay. Pag yung tube mask sir, yung parang po siya, mas prepared ako doon na gamitin yung tube mask. Mas na, parang nasi-filter, parang ano, nasi-circulate agad. Ronald, ikaw, nag-face mask ka ba? Wala. Ito face mask, sir. Pag uminom ako, sir, dinatanggal ko, sir, yung face mask ko, yung one, sir, yung hindi, yung disposable mask, yung tinatapon na pagtapos ng bike. Disposable? Yes, sir. Nasubukan mo na ba? Kaya ito, sir, ito. Patingin? Face mask nga akong dalaw. Yeah. Ang mahirap niyan. Ang mahirap niyan baka makalimutan mo naka-face mask ka tapos uminom kang tubig. Daniel, ikaw, ano ang nag-face yung face mask mo, anong prefer mo? Yung disposable mask po para pag marumi na yan. Pwede na. Pwede na itapon ano? Gay, ikaw, anong prefer mo?
Sa akin po, bandana po yung gamit ko eh. Basta natatakpan yung ilong tsaka yung kibig. Bandana po. Para, ganun lang. For a while, ah. Faith, ano to? Ah, okay. Sige. Meron pa rin itong mga ano, no? Shout out sa akin, sandali lang. Kay Razel Mina, shout out po sa lahat ng nagbabike dito sa buong Pangasinan. Jerry Lavapi, happy birthday Joshua from Takay. Janine Lariosa, Vicente, Hadil Avis at buong Avis family sa Avis Street, Bagong Ilog Pasig. Yeah, ikaw. Meron pa rin. Kay Gregorio Junior Loñosa, newbie long riders. Tapos dito, ang sabi naman, nabanggit na to. Gabi guys, gabi. Ang hirap nito. Kinakaban ako on the spot kasi kagigising ko lang kanina. Tapos 4:30 na ako nagising. Nag-update lang ako sa work. Tapos yun, medyo nagkakaproblema sa Safari pala yung pre-stream nila na link. Hindi kasi sa Zoom. Akala ko kasi sa Zoom kami. Or nasa restream pala. Sobrang grabe. Na nag-stream na naman tayo. Naka-ano tayo ngayon. Nasa backstage. Nakalagay dito. Yun lang, nagka-technical error kanina. Hindi gumagana sa iPad tsaka sa cellphone. Apple. Ang hirap pala pag sa Safari. Dapat Google Chrome talaga. Eh, wala akong Google Chrome. Kaya yun. Gawa ng paraan. So, yun. Shout out! Hanggang 6:30 pa to eh. Time check, 5:30. See you. Uy, 6:10 na pala. Malapit na naman tayong matapos. So, sa palagay nyo ba ang pagbabike talagang nasa dugo ng Pangasinense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Oh, sabay-sabay kayong sumagot. Ibig sabihin, totoo yon, di ba? Kasi ako, nung maliit ako, siyempre, yung unang bike ko, yung mga easy rider pa noon. At sa yung Tour of Luzon, pag yung inaantay namin, mag-finish line sa Dagupan o sa Lingayen, oras ang inaantay namin. Tapos pagdaan ng karera, sandali lang, saglit lang. Hindi mo rin makilala yung mga siklista. Ganon din ang nangyayari sa atin ngayon. Mula nung nag-organizer, nakatulong na ako sa pag-organize ng karera. So, thank you again, mga ka-BM. Until next Monday, this is Kong Tu. Roger and out. What's up mga Karonda? So, tapos na po tayo doon sa BM Cycling interview with Sir Jun Lumiba, yung mga ano natin, mga national team, nagko-cover sila ng mga national team events. Sila yung mga ano organizers, ganyan. Kasama natin yung mga champions, sina El Joshua Carino, sina Kuya Ronald Oranza, and si Daniel Ben Carino. Grabe, napaka ano lang, blessed lang ako. Experience na sobrang nakakaba, pero natapos din. So, napakasaya lang. So, yun lang guys, yung experience ko. Super privileged to be part of Business Mirror Cycling Group. And yun po. So, thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe. And click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless! Bridal shower. This is